po si Lola C, ang inyong Lola Gardenista. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa propagation ng Selloum. Marami kasing nagsasabi, ngayon paano ko po ba puputulin o paano ko po, ano po ang dapat kong gawin ngayong ang aking Selloum ay nagkakaroon na ng ugat sa labas. Sa umpisa, gusto ko lamang pong ipakilala sa inyo ang aking giant Selloum. Ito po ay 22 years na aking inaalagaan. Alam po ba ninyo na ang average blooming of a Selloum ay 15 to 20 years. Hindi po pala siya mamumulakla kung walang ganong katandang edad. Ang Selloum po ay ang Selloum na ipapasok natin sa ating loob ng bahay, na gustong-gusto nating ilagay sa ibabaw ng ating CR o sa salas. Kung ito po ay ginagawa natin ay hindi na daw po pala ito mamumulaklak. So, ang isa pa rin po ay gusto kong ipaalala sa inyo na ang Selloum ay poisonous. Meron po siyang sap na kapag ka na padait sa ating kamay at sa ating mata, sa ating bibig, ay hindi po mainam. Talaga pong delikado. Kaya pagkagagawin po natin ito, kailangan po ay tayo ay nakaguantes. Sa pag-uumpisa, ipapakita ko lang po sa inyo ang ating gagamitin na medium. Ito po ay IPA garden soil at saka IPA garden soil at kaunting cocopeat. Mamaya, meron pa rin po tayong idadagdag habang ginagawa natin. At sa pag-uumpisa, ito po ang ating Selloum na gagawin. Kung nakikita po ninyo, malaki na yung puno niya. At malalaki na rin yung kanyang ugat. Gusto natin siyang ma-multiply, syempre. Gusto natin siyang paramihin. So, ang pag-uumpisa po ay itutumba natin yung ating pot, paluluwagin, kasi medyo mahirap kung tanggalin. Paluluwagin po natin siya para madali na natin makuha. Subukan po natin kung kaya na. Ayun, maluwag na po. Nakukuha ko na po siya. Ayan, nakita po natin ang ugat. Kapag ganyan na po, aalisin muna natin yung mga soil. Ayun, nakita na po natin yung pinakapuno niyang ugat. Yun na po, ayun na. So, ganito po yung kabuuan ng ugat na makikita ninyo. Pwede na po siyang putulin doon. Ito po yung ugat na ititira natin. Hindi po pala sasama yung ugat na yun. Kaya mapuputol din siya. Ang gusto ko pong mangyari ngayon, puputulin natin doon para meron siyang tatlong ugat na matitira. Okay? Pagka pinuputol po natin, make sure na maganda ang ating gagamitin na. Kapag puputulin natin, make sure na maganda ang ating gagamitin. Cutter o knife. Pwede rin naman pong pagain na lang, kaya sumo. Nag-iingat po ako dun sa kanyang ugat.
ayun, nakuha ko na po yung una, at ito po yung nasa ilalim na parte. Kita niyo po yan? Ito po ang itatanim natin na panibago, at ito po yung ating bagong selloum. Ito po yung dati nating selloum. Pinuputulan lang po natin, binabawasan natin ng konting ugat. Ayan na po ang ating pag-uumpisahan. Napapansin ho ninyo, napansin nyo na ho siguro kanina na sobra akong napagod. Talaga pong napakabigat po nung paso. Ang isa pong pangkaraniwang mali, at yan po ay madalas ay nagkakamali ako nung una. Halos ay purong lupa o garden soil po ang ginagamit. Kaya napakabigat po. At isa yung dahilan kung bakit hindi gumaganda ang ating halaman. Compact na po eh, ang tigas. Ito lamang, basang-basa siya ng ulan, kaya maganda pa. Pero pagka hindi po nadiligan, napakatigas na ng lupa. So, ito po ay itatanim natin sa plastic. Ito pong plastic na ito ay may mga butas. May mga butas. Nilalagyan ko po ng styro po. Ito pong styro na ito, meron siyang hollow part. Siya pong ilalagay ko dun sa butas. Ayun. Ilalagay ko dun sa butas. Ayun ulit. Ayun. Ilalagay ko dun sa butas. Ang dahilan po, para hindi magkaroon ng bara. Hindi mababarahan ang ating mga butas, kaya merong styro. Ang atin naman pong gagamitin na medium para hindi mabigat, at saka para meron po talagang air ang ating halaman. Ito pong kanina ipinakita ko sa inyo na kokopit, ipa at saka garden soil. Imimix ko po ang mga ito. Imimix ko po silang lahat. Pagka na-mix, ito po yung gagamitin natin. Bakit po merong ipa? Kasi yun po yung nagbibigay ng medyo magkakaroon ng hangin ang ating medium. Pati po ang cockpit. So, ganyan po na ihalo na natin. Lalagay po natin sa plastic. Bago ko po siya tapusin doon, ay lalagyan ko po muna ng vermicompost. Ganito po ang karami. Dahil ang gusto natin ay maging malusog siya, lalagyan na kaagad natin siya ng ekstrang magpapalakas sa kanya, magpapataba sa kanya. So, yun na nga po yung vermicompost. Saka po natin dadagdagan itong ating mixture. Ganun lang po. Siguraduhin natin na hindi gagalaw, kaya itinitiin natin pababa para mapuno yung hollow part. Okay? Ganito po. Kailangan po ay matiinan, kasi kung hindi ay uuga-uga, magiging dahilan po ng kanyang pagkamatay. Okay. Bakit po, ito po, oh, kayang-kaya ko ngayong itaas. Bakit po sa plastic? Kasi
meron po akong nasa isip na terracotta na nasukat ko na po ito, masushoot ko doon. So pagka siya ay buhay na, maganda na, papasok ko lang siya sa salas, shoot ko doon sa terracotta na gusto ko. Ganun po. At gusto ko rin pong pagkatapos po nito na matibay na siya pagkatatanim. Siyempre po, didiligan natin. Didiligan. Ang isang dahilan kung bakit gusto natin na may ipa at saka kaupapit, ang gusto natin ay madaling bababa yung tubig. Hindi titigil ang tubig doon sa halaman, doon sa roots, kasi yun yung nagiging dahilan kung bakit siya namamatay. Nasosobrahan daw po ng dilig, pero ang totoo po, hindi naman masyadong maraming tubig ang idinilig, pero hindi po bumababa kaagad ang ating tubig dahil sa tigas ng ating medyo. Kailangan nga po yung styro, kailangan po nung mixture natin ay merong ipa, may kokopit. Ganun po yung natutunan ko dito sa mahigit na 20 taon na pag-garden. So, ayan. Ito na po, meron na tayong isang selloum. Ganun din po yung gagawin natin. Ito pong ating tubo, ang tawag ko dito, tubo. Itatanim rin lang po natin na kagaya noon. At pagka nailagay na po natin, again, sa plastiko rin lang po muna itinatanim. Kasi pagka siya'y nagkasibol, maganda ang sibol, saka ko lamang po ipinapasok sa planter na maganda. Hindi po ako bumibili ng mga paso ngayon. Napakamahal mo ng paso. Pero ang gusto ko rin po kasing ipakita sa inyo ay napaka-useful ng mga itinatapo nating plastic, kaya kailangan magamit po natin. Ito po yung tinatawag nating reduce, reuse, and recycle. Napakaganda pong gamitin itong mga plastic na ito kasi hindi po umuuga. Eh, napakagaan. Napakagaan, nakakatulong pa tayo sa environment. Ayan po, ganyan po. So, meron na tayong dalawang selloum. Mga kagardenista, ang lahat po ng inyong mga narinig sa akin ay base sa aking mga practices na ngayon at saka yung mga natutunan ko. Ang dasal ko po, lahat tayo ay mag-enjoy talaga sa halaman. Lahat tayo ay makakita ng napakalaking inspirasyon sa paghahalaman. Lalo po ngayon sa pandemic na nangyayari sa atin, talaga po ang tawag nila ay maiinip, mabobored. Pero alam niyo, sa pag-garden, hindi ko po ito naranasan dahil kulang pa po ang aking oras para sa aking mga halaman. May God bless you all. See you. At sana po ay ako ay i-like ninyo, i-subscribe sa aking channel. At dadating ang panahon sa next vlog ay meron po ako ulit na ipakikita sa inyo na iba pang paraan kung paano pa rin tayo mag-propagate ng selloum. God bless you all!